Please don't forget to subscribe, like, comment, and share para updated po kayo sa mga... Hello guys and welcome back to my YouTube channel. This is Irene, ang inyong estudyanteng nanay. Ngayon ang pag-uusapan natin ay kung paano tayong mga small YouTuber ay makikipagsabayan sa mga ano, sa mga big YouTuber na sikat na. So ayan, may mga tips akong ibibigay sa inyo sa mga katulad kong small YouTuber na nahihiya, na hindi alam kung paano yung unang gagawin o yung process o yung kung ano ba yung makakapag-boost ba sa kanila para gumawa din ng kanilang sariling gumawa din ng inyong sariling YouTube channel. So stay tuned and watch out! So ayan, disclaimer lang po, hindi ako nagmamagaling, hindi ako nagmamarunong or whatsoever. Ito ay para sa mga taong gustong gumawa din ng kanilang YouTube account. Kasi syempre, unang-una dyan yung content na gagawin mo or yung kung ano yung trend ngayon, or mag-isip ka ng ano, ng unique ideas na magbo-boost dun sa viewers para maka hook ng viewers mo. Ayun. So katulad nito, content na to na ginawa ko, nagkakaroon ng parang naku-curious yung mga viewers mo kung paano ano ba yung nandun sa content na yun. Syempre maku-curious sila kung ano yung nandito ba sa loob mismo ng content. So ayun, kailangan mag-isip ka ng unique ideas or mga trending na ano ngayon na content, or pwede ang gaya din ng ibang content, pero lalagyan mo din ng unique na ano mo, version mo, ng sarili mong version para naiiba din yung sa'yo, naiiba yung sa kanya, ganun. Pwede ka din gumawa ng content mo, kunwari yung lifestyle, cooking, food, ganyan, na pwede mo i-create. Kung mahilig kang magluto, pwede yon. Kung mahilig kang kumanta, pwede kang mag-cover ng songs. Kung mahilig ka sa mga sasakyan, yun, pwede kang mag-video ng mga, or mag-video mo yung mga ginagawa mo sa sasakyan. I-compile mo na lang yun. So, ayun, yun yung mga ibang ideas na pwede mong gawin na makakatulong sa YouTube account mo. Ayun. Second is, kung nag-i-start ka pa lang, katulad ko, may mga madadownload ka naman sa Play Store or App Store na mga video editor na pwede mong gamitin. Yes. May mga video editor na pwede kang gamitin na free lang. Then, marami na silang features. Katulad ko, ang ginagamit ko ngayon is Kindmaster, which is napaka simple lang gamitin. Ayan. So, pwede kayong maghanap sa App Store or Play Store. Napakarami doon. Then, sa mga thumbnail ninyo, meron din namang pang gawa ng thumbnail. Katulad ng PicsArt, ganyan. Ayun. The third is yung material na gagamitin mo. So, kung small YouTuber ka pa lang, katulad ko ngayon, ang ginagamit ko is cellphone lang. Yun. And wala pa akong laptop na panggawa or pang-edit ng mga videos na ginagawa ko. So, ayun. Napaka-ano na ngayon, ng reliable na ngayon ng cellphone pagdating sa paggawa ng mga videos. Kasi dun mo kukunin kung paano. I mean, yun na yung pinaka process, yung pinaka material, medium mo na gagamitin para makagawa ng video. Number 4 is
yung nakaka-hook mo na thumbnail. So, ayan, minsan kasi pag nag-scroll yung mga subscribers or yung mga tao, tinitignan nila kung ano yung mga yung dumadaan sa pag-scroll nila. Siyempre, pag nakaka-hook, tignan yung mga thumbnail na mga YouTube creator, is nadadagdagan yung chance na ipindutin nila yon at mapanood yung video content mo. So, ayan. And then, additional din yung title nung video na gagawin mo or i-upload mo. And number 5 is, syempre, yung sarili mo. Kailangan mong i-prepare yung sarili mo kung hanggang saan yung kakayanin mo para dun sa content na gagawin mo. Then, kailangan i-boost mo yung self-confidence mo para makapag-isip ka ng mga bagong ideas na ma-share mo sa kanila, sa mga ma-share mo sa mga viewers mo. And kailangan dapat maging focus ka lagi kung ano yung gusto mong ipahatid sa mga viewers mo. So ayun, ako kasi medyo natagalan ng pag-upload, almost 1 year na din, dahil ayun, maraming nangyari, nag-stop ako ng work, nag-resigned ako sa work ko, then pumasok ako sa school as a education student. So ayan, natigil yung pag-YouTube ko, pero ngayon tinutuloy ko na siya, and ayan, na-enjoy ko naman siya. And yun, ang mahalaga din, i-enjoy mo yung vid, yung mga i-enjoy mo lahat. Kailangan i-enjoy mo lahat yung mga ginagawa mo kapag gumagawa ka ng video or content mo. And dapat maging masaya ka din sa ginagawa mo. Makakatulong yun para sa'yo. And that's it. Sana nakatulong ako kahit papano sa mga YouTuber or small YouTuber na katulad ko. I-enjoy mo lahat yung mga ginagawa mo kapag gumagawa ka ng video or content mo. And dapat maging masaya ka din sa ginagawa mo. Makakatulong yun para sa'yo. Ayan, please don't forget to like, share, subscribe, and comment. And click the notification bell para updated kayo sa aking videos ni upload palagi. And ang lagi ko sinasabi, try and try until you succeed. Bye!